pauwi na si Arnold mula sa pinagtatrabahuhan niyang pabrika. Natapos na naman ang maghapon niyang pagbabanat ng buto, binilisan niya ang pagpedal sa kanyang bisikleta upang maabutan pa ang suki niyang pwesto sa palengke na nagbebenta ng mga piniratang DVD. Di hamak nga naman kasi na mas makakamura siya sa pagtangkilik sa pirata kaysa bumili pa siya ng orihinal. Isa o dalawang beses lang naman niyang panonoorin ito at pwede na niya itong itapon na lang. Ang hilig ni Arnold ay yung mga pelikulang katatakutan. Kadalasan ay mga horror movies na ang tema ay krimen, torture o karahasan. Ibang-iba ang nadarama niya sa panunood ng ganitong mga palabas, lalo na kapag nakakapanood siya ng mga hinihiwang laman at umaagos na mapupulang dugo. Ganun na lamang ang panlulumo ng lalaki nang maabutan niyang sarado na ang pwestong binibilihan niya ng piratang DVD. Nang hinayang siya, balak pa sana niyang manood bago siya matulog. Sa pagliko ni Arnold sa isang bangketa ay may nakita siyang isang matandang ali. May maliit itong pwesto ng mga iba't ibang paninda at laking tuwa niya dahil may tinda din ang matandang ali na mga piratang DVD. Napangiti si Arnold at agad na lumapit sa pwesto ng ali. Di man ganun karami ang pagpipilian niya ay mga bagong pelikula naman ang karamihan. Tatlong plaka ang napili niya. Sa kanyang suki ay nakukuha niya ito ng 100. Tatlong DVD sa halagang 100. Pero kunwari nagtanong pa rin siya sa ali na para bang wala siyang idea kung sa magkanong halaga niya ito mabibili. 80 ang tatlo, wika ng matandang ali sa kanya. Naging malapad ang pagngiti ng lalaki. Di hamak na mas mura pa ang halaga kumpara sa pagpresyo ng suki niya. Pagkaabot ng bayad sa ali ay nagmadali nang makauwi si Arnold. Sa kanyang pagsakay sa bisikleta at pagtalikod ay napaisip siya. Parang pamilyar sa kanya ang itsura ng matandang ali na binilihan niya. Ngunit pinagkibit-balikat na lamang niya ito at sinimulan na niya ang pagpedal pauwi. Masayang nakauwi ang lalaki sa inuupahan niyang apartment. Nasa pangalawang palapag ang unit niya. Pagpasok niya sa maliit na silid ay inilapag na niya agad sa kanyang kama ang kanyang bag at dali-dali siyang humarap sa kanyang telebisyon. Binuksan ang kanyang DVD player at isinalang ang isa sa tatlong plaka na nabili niya. Di na kasi na-testing pa kanina ang bawat DVD dahil wala namang DVD player yung matandang ali. Gusto lang makatiyak ni Arnold na maayos ang mga nabili niya. Kung malinaw ba ang mga ito at kung tama nga ang palabas na nakalibel sa pabalat nito. Malinaw ang una at ang pangalawa niyang isinalang. Sa pagbukas niya sa pangatlo ay may kakaiba siyang napansin. Tila mas makapal ang nilalaman nito. Nang dukutin niya ang laman ay nakita niyang dalawa ang laman nitong plaka. Parehong walang label ang dalawang plaka. Kaya di niya malaman kung iisang pelikula ba ito o dalawang bahagi ng iisang pelikula. Isinalang niya ang isa. Malinaw naman, ito ang pelikula na nakalibel sa pabalat ng plaka. Sinipat-sipat niya munang maigi ang isa pa. Sumagi sa isip niya na baka porno ang nilalaman nito. Napangiti siya. Sa halagang 80 pesos ay may bonus pang isa ang nabili niya. Isinalang na niya ang pang-apat na plaka sa player. Kumunot agad ang noo niya. Wala yatang laman ng plaka. Tanging static lang ang nakikita sa screen ng TV. Tila ba nawalan ito ng reception o nahugot ang antena. Pero DVD ito, dapat ay may magpakita man lang na menu o kung anumang display na may kinalaman sa nilalaman nitong palabas. Napakamot siya at napabuntong hininga. Umasa siyang magandang pelikula din ang nilalaman ng pang-apat na plaka. Ngunit isa pala itong blanco.
nang akmang pipindutin na ni Arnold ang buton upang ilabas na sa player ang plaka, ay parang may mga imahe siyang nakikita. Mga titik at mga simbolo na unti-unting nabubuo mula sa itim at puting mga tuldok. Mas lalo pa niyang inilapit ang kanyang mukha sa screen upang sipating mabuti ang mga imaheng nakikita niya. Unti-unti itong nagiging malinaw sa paningin niya. Mga titik at simbolo na hindi naman niya maintindihan at malaman kung ano. Maya-maya pa ay tila ba may mga huni o tunog na siyang naririnig. Subalit hindi naman ito nagmumula sa speaker ng TV. Ang mga tunog ay tila ba naririnig niya sa kanyang isipan o para bang may bumubulong sa kanyang tabi. Napatulala na siya at para bang nahihipnotismo na siya sa kanyang mga napapanood at naririnig. Hanggang sa ang mga simbolo sa screen ay unti-unting nabubuo at naghuhugis na mukha ng isang tao. Ang mukha ay anyo ng isang matandang babae. Mabalasik ang mga mata nitong tila nag-uumapaw sa galit. Bumubuka ang bibig nito na parang may sinasambit na orasyon. Nananatili lamang na nakatitig sa telebisyon ang lalaki. Halos hindi na kumukurap ang kanyang mga mata nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nagulat pa si Arnold dahil na rin sa pag-vibrate nito sa kanyang bulsa. Noon ay para bang natauhan siyang bigla. Agad niyang dinukot ang kanyang cellphone upang buksan ang natanggap niyang mensahe. Mensahe ito mula sa network na gamit niya. Napangiti siya. Mabuti pa ang network na ito laging nagdetect sa kanya. Muli siyang tumingin sa screen ng TV. Puro static na ulit ang nakikita niya. Tiningnan niya ang runtime ng plaka sa DVD player. 15 minuto na pala itong nakaplay. Parang di niya ito namalayan. Napailing na lamang siya. At nang pindutin na niya ang buton para ilabas na sa player ang plaka, ay biglang nawalan ng kuryente. Napamura siya ng malutong nang wala sa oras. Anak ng tupa, halos gabi-gabi na lang ba? Ang pagmamaktol ng lalaki. Ang balak niyang manood ng pelikula ay di na niya magagawa pa. Pagkat kabisado na niya na kapag nawalan ng kuryente sa ganong oras ay kinabukasan na ito magkakaroon. Kumain at naligo si Arnold na ang ilaw sa kanyang cellphone lamang ang tangi niyang liwanag. Nahiga na siya sa kanyang kama at ipinahinga na ang pagod niyang katawan. At sa kanyang pagpikit ay agad na siyang nahimbing. Di na namalayan pa ng lalaki ang pagbalik ng kuryente at pagsindi ng mga ilaw sa paligid. Maagang nagising si Arnold. Kagaya nga ng nakasanayan niya, matapos magtimpla ng kape, ay agad na niyang hinarap ang kanyang telebisyon. Binuksan niya ito upang manood ng pang-umagang balita. Pero ang display agad ng kanyang DVD ang bumungad sa mga mata niya. Nagtaka siya kasi di naman niya binuksan ang player. Tapos ay lumitaw ang play DVD sa itaas ng screen. Nasa loob pa nga pala ng plaka na dapat ay inilabas niya kagabi. Muli ay static lang na naman ang napapanood niya sa pagplay ng DVD. Pipindutin na sana niya ang buton upang ihinto na ito at ilabas na sa player. Nang biglang may palabas ng lumitaw. Tila isa itong found footage na pelikula. Aba, may laman naman pala ito. Wika ni Arnold at ipinirmi na ang kanyang pag-upo sa harap ng telebisyon. Isang lalaki ang makikita sa palabas. Naglalakad ito at nakasuot ito ng purong itim. May suot din ang lalaki na isang puting maskara. May hawak na isang matalas at mahabang kitchen knife. Patungo ito sa harapan ng isang bakal na gate ng isang malaking bahay. Noon ay napabaling ang liig ni Arnold. Parang alam niya o nakita na niya ang bahay na iyon. Hindi lang parang, dahil araw-araw niyang nakikita ang bahay na ito. Ang malaking bahay na nasa tapat ng apartment na tinutuluyan niya. Pagmamay-ari ito ng isang mayamang pamilya.
tumayo siya at sinilip sa bintana ang malaking bahay. Tapos ay muling tumingin sa TV. Yun nga ang bahay na napapanood niya ngayon sa palabas. Muli siyang bumalik sa pagkakaupo at nagpatuloy sa panunood. Umaakyat na sa gate ang nakaitim na lalaki. Sa takbo ng eksena ay batid na ni Arnold na papasukin ng lalaki ang malaking bahay. At yun nga ang nangyari. Nabuksan ng nakaitim na lalaki ang isang nakasarang bintana at doon nagdaan para mapasok ang bahay. Nang nasa loob na nga ng bahay ang nakaitim na lalaki, ay tinungo agad nito ang isang kwarto. Binuksan ng lalaki ang pinto. Nakahiga at natutulog sa silid na yon ang isang batang babae. Lumapit ang lalaki sa natutulog na bata. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Tila ba tumingin muna ang lalaki sa kamera, na parang sinasabi nito kay Arnold na manood itong maigi sa kanyang gagawin. Tapos ay walang kaabog-abog na pinagsasaksak ng nakaitim na lalaki ang natutulog na bata. Kitang-kita ni Arnold ang pagtalsik ng mapupulang dugo sa bawat unday ng matalas na kutsilyo. Napatakip sa kanyang bibig si Arnold. Napaka-brutal at tila ba napaka-makatotohanan na ang kanyang napapanood. Matapos pagsasaksakin ng lalaki ang bata, ay ginilitan niya ito ng liig hanggang sa mapugot na ang ulo nito. Iniangat pa ng lalaki ang ulo ng bata at para bang ipinapakita niya ito kay Arnold. May mga ganito ding eksena sa mga napapanood na niyang pelikula. Ngunit ibang iba ang eksenang napapanood niya ngayon. Tila ba totoong nangyari ito at walang halong pag-arte sa mga karakter. Naglakad na papalabas ng kwarto ang nakaitim na lalaki. Nagtungo naman ito sa kabilang kwarto. Pagbukas ng pinto ay makikita ang isang binatilyo na mahimbing na ring natutulog. Lumapit sa may kama ang lalaki at walang ano-anong pinagsasaksak din niya ang natutulog na binatilyo. Madiin ang bawat pagbaon ng kutsilyo sa katawan ng kawawang biktima. Ni hindi na ito nagawang makalikha pa ng ingay o daing man lang. Matapos pagsasaksakin ng nakaitim na lalaki ang binatilyo, ay dinukot naman niya ang mga mata nito at pinisa sa kanyang kamay. Noon ay nakadama na ng pagbaliktad ng sikmura si Arnold. Totoo bang nangyari ang napapanood niya? Kailan at bakit? Sino o ano ba ang motibo ng killer? Mga katanungang hindi naman mahahanapan ni Arnold ng kasagutan. Sa puntong yun ay muli siyang napatayo at sumilip sa malaking bahay. Payapa naman ang paligid. Mukhang normal lang naman ang sitwasyon ng kanyang kapitbahay. Madalas naman talaga ay sarado ang buong kabahayan. Bibihira niyang makita ang mayamang mag-anak na naninirahan doon. Muli siyang bumalik sa pagkakaupo at ipinagpatuloy ang panunood. Noon ay nasa harapan na ng isa pang silid ang nakaitim na lalaki. Mukhang yun na ang silid ng mag-asawang may-ari ng malaking bahay. Pagbukas ng pinto ay makikita ang mag-asawang mahimbing din sa pagkakatulog. Sa panig ng higaan ng babae, unang pumesto ang nakaitim na lalaki. Matapos nitong pagmasdan ng natutulog na ginang, ay agad niya itong inundayan ng saksak sa dibdib. Madiin at kitang baon na baon ang mahabang kutsilyo. Di na nakasigaw pa ang ginang ng takpan ng lalaki ang pabuka pa lamang nitong bibig. Pagkatapos ay sinunod-sunod pa ng lalaki ang nanggigigil nitong pag-unday ng saksak na nagpapaugana sa kama. Dahil doon ay nagising ang mister ng ginang. Napabalikwas agad ang Ginoo sa pagkakahiga. Tumayo at lumayo sa may kama. Nagsumiksik sa isang sulok at nagmamakaawa na para sa kanyang buhay. Iniwan ng lalaki ang ginang na wala ng buhay. Naglakad ito patungo sa sulok kung saan nagsusumiksik ang takot ng lalaki. Madidinig ang pagmamakaawa ng lalaki at ang paghagulgol nito sa labis na takot sa nagbabadya niyang kamatayan. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ng nakaitim na lalaki.
Tinamaan sa muka, nagdugo ang nabali nitong ilong. Napadapa sa sahig ang Ginoo at akmang babangon pa sana. Nang isang sipa sa tagiliran naman nito ang pinakawalan ng nakaitim na lalaki. Namilipit sa sakit ang Ginoo at pinipilit na lang gumapang upang makalayo. Ngunit magkakasunod na ang pagsaksak sa kanyang likod ang tuluyang nagpahinto sa kanya. Matapos tadtarin ng saksak sa likod ang Ginoo ay sumampa pa sa likod ng Ginoo ang nakaitim na lalaki. At sa mismong harap ng kamera ay pinilipit nito ang liig ng wala ng buhay na Ginoo. Hanggang sa ito ay mabali. Matapos ang mga pagpaslang na ginawa ng lalaki sa buong pamilya ay makikitang patungo ito sa banyo. Tumapat sa shower ang lalaki at pinaliguan ang buong sarili. Matapos mahugasan ang dugo sa buong kasuotan nito ay diretso itong naglakad patungo sa harap ng kamera. Noon ay napatitig din ang maigi si Arnold dahil tila ba may ibig iparating sa kanya ang nakaitim na lalaki. Dahan-dahang hinubad ng lalaki ang kanyang puting maskara at halos malaglag sa kanyang kinauupuan si Arnold. Dahil ang nakaitim na lalaki sa pinapanood niyang palabas ay walang iba kung hindi siya. Ngumiti ng kahindik-hindik ang lalaki bago tumawa ng tumatawa. Hanggang sa maputol na ang palabas at naging blanko na muli ang screen. Hindi makapaniwala si Arnold sa kanyang napanood. Totoo bang nangyari iyon? Papaano? Siya ba talaga ang lalaking pumapatay sa napanood niyang palabas? Pelikula nga lang ba ito? Gulong-gulo ang kanyang isipan. Dumagundong na sa kaba ang kanyang dibdib. Muli siyang tumanaw sa kanyang bintana upang silipin ang malaking bahay. Noon ay nakita niyang napakarami ng mga tao sa labas. May mga mobile na rin ng mga pulis at mga ambulansya. Totoo ngang pinaslang ang mayamang pamilya. Totoo nga ang bawat eksenang napanood niya. Maya-maya pa ay nakarinig na siya ng mga yabag. Paakyat yun sa ikalawang palapag kung nasaan ang unit niya. Sa pagkatok ng kung sino sa kanyang pintuan ay alam na niya ang mangyayari. Nang pagbuksan niya ng pinto ang kumakatok ay nakita niya ang dalawang uniformadong lalaki. Matiwasay at tahimik na lamang siyang sumama sa mga ito bago siya isakay sa police mobile. Ay nakita pa niya sa di kalayuan yung matandang ali na binilhan niya ng piratang DVD. Tila nakakaloko pa ang pagngiti ng ali sa kanya at parang tuwang-tuwa sa mga kaganapan. Pagdating sa presinto ay pinairal pa rin ng mga pulis ang tamang proseso. Kailangang mapatunayan nila kay Arnold na siya nga ang may kagagawan sa krimen. Dahil nagmamatigas ang lalaki na hindi siya o wala siyang maalala na may nagawa siyang isang karumaldumal na krimen. Ipinakita ng mga pulis kay Arnold ang dalawang magkaibang CCTV footage. Ang una ay ang kuha ng CCTV sa harapan ng kanyang apartment. Makikita doon ang mga unit na magkakahilera. Kita sa kamera ang paglabas ni Arnold mula sa kanyang unit. Nakadamit ng purong itim, may hawak-hawak na isang kutsilyo at nagsuot muna ng puting maskara bago bumaba ng hagdanan. Sa pangalawang footage, nakuha ng CCTV naman sa harapan ng malaking bahay ay makikita si Arnold na umaakyat na sa gate at pumasok na sa bakuran ng malaking bahay. Doon ay di maitatanggi pa ni Arnold ang nangyaring krimen. Ngunit sa isipan niya ay wala pa rin siyang idea kung paano niya ito nagawa. Maari kayang may kumontrol sa kanya nung siya'y natutulog o may iba talaga siyang katauhan na di pa niya natutuklasan. Kung ano-ano ang naglalarong senaryo sa kanyang isipan. Hanggang sa sumagi sa isipan niya yung matandang ali. Pumikit siya at pilit inalala kung saan o kung kailan nga ba niya unang nakita ang matandang yun. Hanggang sa nagbalik ang isang tagpo sa kanyang isipan. Isang umaga, palabas na ng gate ng apartment si Arnold.
isang alley na may tulak-tulak na lumang kariton ang nakita niya sa kalsada. May samot-sari itong mga paninda, mga abubot, mga kagamitan sa kusina at kung ano-ano pa. Sa puntong yun ay bumukas din ang electronic gate ng mayamang pamilya. Paglabas ng magarang kotse sa gate ay nabundol nito ang kariton ng alley. Tumalsik ito at nawasak, kasama din ang alley na gumulong-gulong pa. Sa halip na maawa at humingi ng paumanhin ng ama ng mayamang pamilyang yun, ay nagsisigaw pa ito sa paglabas niya sa kanilang kotse. Dinuduro at pinagmumura ang kawawang matanda na noon ay namimilipit pa sa sakit. Pumunta pa sa may unahan ng sasakyan ng Ginoo para tignan ang naging pinsala sa mamahalin nilang kotse. At ganun na lamang ang pag-iling nito sa napakaliit na gasgas na pintura ng auto. Lalapitan pa sana ng Ginoo ang matanda upang kumprontahin nang sumigaw ang ginang nito na wag nang magsayang pa ng oras at mahuhuli na sila sa kanilang pupuntahan. Lumisan ang mag-anak na para bang walang nangyari. Iika-ikang bumangon ang matanda at sinisikap pa ring damputin at tipunin ang naggalat niyang mga paninda. Tahimik lamang na nakamasid si Arnold sa mga naganap. Nakatitig lang siya sa matandang halos hirap na sa pagkilos. Napalingon ang matanda sa lalaki. Tila nangungusap ang mga mata ng ali. Humihingi ng kunting tulong at suporta. Subalit isang nakakalukong ngiti lamang ang tugon ni Arnold sa matanda. Sumakay na sa kanyang bisikleta at iniwan na ang kawawang matanda. Maraming salamat po sa pakikinig. Inaanyayahan ko po kayong mag-like at mag-comment para sa video na ito. Subscribe na din po sana kayo sa channel na ito at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating kwento. Maraming salamat po.